Hello, Kajamas. Good morning. Kakagising ko lang. Nandito pa nga po ako sa kwarto. So, hindi pa ako nakapaghilamo. So, bababa na tayo, Kajamas, kasi for today's vlog ay ipapatrabaho na po namin yung aming, anong tawag dito? Lababo. So, I would like to say thank you very much po talaga to Ate Liberty. Salamat po sa pag-sponsor ng paggawa ng aming lababo. Kasi nakita niya na naghuhugas ako sa... Yung huling vlog ko ay naghuhugas ako doon sa ano, sa gripo sa baba nung hindi pumasok sa Ate Lorna. So ako yung umako sa lahat ng gawain. Buong araw na gawain at tatlong araw na nag-absent sa Ate Lorna. So ayun, nagtulungan kami ni Papa at ni Mama. So ano, takbo-takbo ako sa tindahan. Basta ang dami kong ginagawa pag wala sa Ate Lorna. So baba muna tayo, Kajamas, kasi parang naririnig ko na yung ano, yung taong kinausap ni Papa na magtatrabaho nung aming lababo. So yan, keep on watching, Kajamas, stay tuned. So yan nga, Kajamas, dito na nga po yung nagtatrabaho. So siya si... Ano si pangalan niya, Kuya Mito? Si pangalan niya? Si Kuya Mito, so kaibigan siya ni Mama. Pinsan daw pala. So nagsisimula na siya, 500 per day. Ano siya, assistant na? Meron pala siyang assistant, Kajamas. So dalawa pa sila magtatrabaho pala, dalawa sila. Para mas madaling matapos yung ano, aming lababo, dalawa pala silang magtatrabaho. So pasok tayo dun sa loob kasi doon si Papa nag-asikaso din doon sa pwesto kung saan itatrabaho yung o itapagawa yung aming lababo. Dito si Mother. Hello, Mother. Good morning. Yan si Mama, nagtatanda, bantay ng tindahan. So, pasok muna ako doon sa loob. So, ayan, ito na ako sa loob at nagluluto pala si Papa ng adobo. Wow! Yung pinato yung ano, adobong baboy. Huwag tayong masyadong lumapit kasi tumatawsi kasi yung mantika. So, ang init-init pa naman. So dati pinagpaluto ako ni Mama at ni Papa niyan dati. Natatakot talaga ako at nagbabalot ako ng plastic at ano, sumisigaw-sigaw pag tumatalsik na yung mantika dahil sa init. So kahit na, kahit siguro kayo yung Kajamas ay nakaranas na ng ganyan na pag tumatalsik, papasigaw talaga sa sakit at init ng mantika ang tumatalsik. So dito pala ang plano na gawin yung lababo. So anuhin pala yan dyan, anong flooring yan, para hindi rin makapasok yung dagat, i-level na lang siguro dito. Tapos yung washing ay sa magkatabi lang sa aming lababo. Yan, dito na si Ate Lorna. Okay na si Ate Lorna. Yan. So, apat na araw pala hindi pumasok si Ate Lorna. So, ayan, ngayon ay nakapasok na siya. At naging okay na. Salamat naman. Check 7 a.m. so 6 a.m. ay nagsisimula na pala yung pagtatrabaho dito sa aming lababo. Thank you.
Kasukit lang yun. Kain na lang muna kami kay James. Galing na rin ay. Galing na rin maganda. O, pasinabot. So, yan. Ito po yung ulam namin ngayong umaga. So, umagahan muna kami kay James. So, yan kay James. Update tayo ulit sa aming pinapatrabaho ngayong lababo. So ayan, natapos na po yung pag-flooring dito sa paglalagyan ng lababo at ng sa washing. Tsaka ang malas-malas po ka Gemas kasi hindi namin alam na high tide pala ngayon. So ayan, mabot na dito yung dagat. Kaya dali-dali sila papang tinakpan yung butas doon sa likod para hindi makapasok yung tubig kasi mababasa at masisira yung ginagawa namin ditong lababo at pati rin yung pag-flooring. So yun, kinulang yung buhangin. So nagpabili ako ulit ng 6 na sako. So nakiutos na lang ako sa isang tricycle driver kasi pag ako pumunta at walang free delivery pag walang hollow blocks na kasamang bibilin. So yun na lamang. Say mo lang. Nadia. So magbabantay muna ako ng tindahan kasi umalis po si mama, may binili sa palengke. Ah, tayo sa lang isa na. Telepoint na kita rin pa. Tignan ko muna kung hanggang saan yung dagat ngayon. So tignan natin sa kalendaryo. Anong petsa ba yan? 23. Uy, 1.9. Laki nga pala ng dagat. 1.9 pa. Ha? 1.9, ako ah. 1.9? Mm-mm. Wait, pwede kinanakan? Diyon. 2.1. Nay, 2.1 di harus. Ang laking rasputi. So yan, titinapala na lang po. Diyan kasi dumadaan yung tubig eh. So pag ililevel namin hanggang dito, laki pa ng gastos. Daming sementong magagamit, buhangin at ano. So, kaya mas sumabot na nga ako. And dumating na nga po yung pinahabol kong buhangin. Ayan, 6 na sako po yan. Yan at saka ito yung dalawa. So, laki nga po talaga ng dagat. Kaya mas sumabot na nga dito. Malas. Pag-sing ko yung kong balit ma. Ay, yan, nakalasot yun. Yan yung gahit-gahit, nalagi na. Kaagi-agi, oh. Tugwa, alam, naikuan, wala yung tetubig nila, eh. So, yan, nag-update tayo ulit. Nakapasok pala talaga yung tubig kasi meron palang butas na hindi nakita ni Papa at na doon dumaan yung tubig dagat.
And continue pa rin sa paggawa kasi nakapagsimula na eh. Wala din siya bantay ko. Wala din ang bantay na ako ba? Mga pagkudya, mga agra niya, hindi. Hindi na ito tubig na dire. Giso ko na ninyo pa? Oo, oh, ada. Okay na ba? Hindi na lang giso ko dito. So yan, tamang sukat yan dito sa aming biniling stainless na lababo. So dito po sa loob, ay hindi na nakakapasok yung tubig kasi tinapala na ni Papa dito. Ah. Tinaasan niya na, pati na yung mga butas nilagyan niya ng epoxy para hindi talaga makapasok yung tubig dagat. So dito lang nakapasok pero konti lang po, hindi kagaya dun sa labas. Grabe ang taas ng tubig dagat. So itong level na ito ng ano kabilya ay dito po hanggang yung lababo. So hindi pa yan tapos. Sige. So tanghalian mo na kami sa Good Kajamas. Lagi ka, Ma? Una lang mo, kaya sinunod ko. Para magbantay kasi tindahan kayo ni Kuwanto. Mukha ang pinagumanin.